Tagalog, dakilang. Dakilang. Komisyon. Ano ang Tagalog ng komisyon? Ah? Hindi nyo alam? Dakilang pagsubo. Dakilang atas. Ano po ba ang Great Commission? Alin yan sa Bible? Okay, ang Great Commission ba ay go lang? Ha? Go lang? So go lang ang Great Commission. Ano? Go or one part of the Great Commission lang ang go? Yes, one part lang yan. Ang Great Commission ay tatlo ang bahagi. Okay? Hindi lang isa. Tatlo. Number one ay go. Pumayo. Okay? Pumayo at magturo. Yan yung una. Second part ay baptize. So kahit gaano karaming nasisave, kung walang nag-decide na magpabaptize, ay hindi natin makukonfirm sa kanila na sila talaga ay willing na maging bahagi ng katawan ni Kristo. At yon ay pwede ring indication na hindi talaga sila saved. Kasi ang kasunod lagi ng salvation, nandoon ang surrender nila, nandoon yung kanilang desire na magpabaptize. Okay? So, ang second part ay baptize. Amen. So, sabihin, magturo ng salvation, humayo at magturo ng salvation, first part. Second part ay baptize and bring them into the body of the Lord Jesus Christ. Okay? Ipasok natin sila. Hindi lang sa kingdom of God, kundi sa church of God. That is the second part. And the third part, ito yung mahabang proseso. Ang tawag dyan ay discipleship. Yan po ang Great Commission. So, pangkulang tayo dyan sa ginagawa natin, ang Great Commission ay hindi na tutupad. Kailangan kumpleto. Okay? Go and teach. Baptize. Tapos, teach. Okay? So, may mga churches na puro lang soul winning. Walang baptism. May mga churches naman na puro lang baptism, walang discipleship. Kaya pagkatapos mabaptize, nawawala. So, kaya dapat kumpleto yung Great Commission. Amen? At bawat isa dyan, merong pagdidiin ang salita ng Diyos. Bawat isa. So, kaya ngayong hapon, idiin natin saglit yung the go of the Great Commission. Okay? So, kanina, ginampanan natin yung the baptism of the Great Commission. Okay? So, ngayon, the go. Marami kasing Kristiyano ang hindi involved dito sa go. Amen? So, hindi tayo nagiging fulfilled sa buhay pag di tayo involved sa soul winning. Pag hindi tayo oriented sa halaga ng kaluluwa. Pag hindi tayo aware sa patutunguhan ng kaluluwa.
Ang kaluluwa po ay buhay. Amen? At isang kaluluwa lang ang maligtas, nagligtas ka ng buhay. Ginamit ka ng Panginoon na magligtas ng buhay. Amen? At isang kaluluwa lang ang mapahamak ay isang buhay ang napahamak. Isang buhay ang nasayang. Isang buhay ang forever na maghihirap sa lugar ng impyerno. So kaya importante na ang bawat save nasa face to face man o nasa online ay involved sa go of the Great Commission. Amen po? So, sabi, ang go daw ay God's order. Amen? G-O. God's order. Okay, pero one of the application lang yan ang go. Amen? Ang kahulugan talaga ng go ay humayo ka. Sa Tagalog, humayo. Ibig sabihin ng humayo, umalis ka sa kinalalagyan mo, tumayo ka dyan, at pumunta ka, maglakad ka, kahit malapit o malayo, basta umalis ka sa kinalalagyan mo. Umalis ka sa iyong comfort zone. Umalis ka doon sa lugar na madalas nagkakasala ka dahil sa ating pagiging stagnant. At dahil sa ating pagiging anong tawag dyan, yung unmoving. Umalis ka dyan, pumunta ka dun sa lugar na may kaluluwa. Okay? So, ito'y utos ng Panginoon, mga kapatid. At ang baptism, utos din ng Panginoon. At ang discipleship ay utos din ng Panginoon. Okay? So, tayo ba ay may nasisiran kahit man lang once a month, isa. Or once a week, isa. Or once a year, isa. At least may isa. Amen? Pwede niyong sabihin, Pastor, di ko pa kasi alam yan. Pag-aralan mo kasi. Nandyan ang Biblia sa atin. Ilang taon mo na hawak ang Bible? Ilang taon mo na gamit yan? Ilang taon mo na may signature yung Bible na yan? Alam natin ang John 3:16. Alam natin ang kahulugan niyan. Tama? Na ang sino mang sumampalataya kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Tama? Pero ilang taon na yan sa isip natin? Naka-steady lang. Hindi natin pinapakawalan. Hindi natin sinishare. Parang ingat na ingat tayo sa kayamanan yan na parang pag-share natin mawawala at sayang. Mali po. Pag di natin yan i-share, mas lalo yan nawawala. Kaya dapat i-share natin. Kahit sa bata, i-share natin ang Great Commission o yung Great Salvation. Amen? So, gawin natin God's order tong go. Sa Kristiyano, merong God's order yung go. Sa John chapter 8, kung ikaw ay tunay na nampalataya na, may order sa atin ang Panginoon. Ang sabi diyan, pagtapos mong makilala si Jesucristo at napatawad ka na sa kasalanan mo,
John chapter 8. Nakita na? Verse 11. She said, "No man, Lord." And Jesus said unto her, "Neither do I condemn thee. Go and sin no more." So yung go dyan, humayo. So, pero gawin natin GO or God's order. And God has ordered us to go and sin no more. Kung believer tayo, go and sin no more. Kasi pagtapos mong masave, tapos humayo ka at nagkasala ulit, kagaya nitong babaeng to, kung siya ay napatawad ni Jesus, hindi siya na bato ng mga tao. Kasi sabi ni Jesus, ang unang bumato dyan, yung walang kasalanan. So, na pagtakpan at siya ay napatawad. Sabi ni Jesus, di rin kita hinahatulan. Okay? So, good news yun dito sa babaeng nahuli sa pangangalong niya. Pero ang God's order ng Diyos sa kanya, humayo ka at huwag nang magkasala pa. Amen? So, after na masave ang isang tao, hahayo tayo hindi para ulitin yung kasalanan. Humayo para di na magkasala pa. So, yan ay go for sanctification. Amen? Ang dahilan, kaya maraming Kristiyano hindi involved sa going and sowing and teaching the gospel of salvation to the lost people. It's because they go and sin more. They go and repeat, okay, their lifestyle. So, hindi nga talaga tayo sisipagin, hindi tayo magkakaroon ng awa sa kaluluwa kung ang puso natin punong-puno ng kasalanan. Amen? Paano tayo mag-share kung kaparehas tayo ng buhay ng unbeliever? Paano tayo mag-share kung ang buhay nila, buhay din natin? Paano tayo mag-share kung ang ginagawa nila, ginagawa din natin? Paano tayo mag-share? Paano tayo magkakaroon ng awa sa kanila na samantalang sila ay nagpapahalaga sa more on material at earthly, at ikaw na Kristiyano, ganun din, more on material saka earthly. So ang involved sa going and sharing the good news of salvation to the lost people ay yung sumunod sa sinabi ni Jesus na go and sin no more. Amen? Niligtas tayo ng Panginoon hindi para ulit-ulitin ang kasalanan. Niligtas tayo ng Panginoon para mabuhay na ng kaparehas niya pagkatapos maligtas. Hindi man tayo maging perfecto na kagaya ng Panginoong Jesucristo. Hindi man tayo magiging sinless. Amen? Pero pwede tayong mabuhay ng banal na buhay, sanctified and separated life. And that's one of the key para ang kaluluwa ma-view natin kung paano sila ay binu-view ni Jesus Christ. Magkakaroon tayo ng matang kagaya ni Jesus Christ kung ang puso natin kagaya ni Jesus Christ. Separated from sin. Amen po? Oh, halimbawa, sa isang tingin mo sa tao, humanga ka sa kanyang panglabas. Diba? Pero hindi mo man lang inisip kung siya ba'y ligtas o pupunta sa langit. Diba?
So, pero pagka tayo ay nabubuhay ng kagaya ng plano ng Panginoon na sanctification and holy living, ang mangyayari, parang sineshare ng Panginoon sa iyo ang vision. Okay? Look on the field, for they are white already to harvest. Huwag na maghintay ng 4 months. Tumingin ka na sa bukid. Sila ay puti na. Okay? Ready ng malaglag sa lupa at masayang. Naintindihan po natin, this world is very ripe. Hinog na ang mundong to. Hitik na sila sa kasalanan. Hitik na ang mundong to. Okay? At ito yung ang lapit ng malaglag sa kamay ng Diablo. Unting pitik na lang ng Diablo, nasa kanya na ang maraming makasalanan. At ang mga Kristiyano, nandun pa rin sa comfort zone. Amen? Oh. Ilan sa inyo ang this month nag-involve sa visitation? Huwag nyo na itaas kamay nyo. Ilan sa inyo ngayong buong taon? Hindi pa. Papunta pa lang tayo sa fourth quarter. Third quarter pa lang ngayon. Tama? So ngayong 3 quarters ang umalis man lang ng bahay at sumama sa visitation. Naglaan ka man lang ng oras, o sige, di muna ako papasok dito sa araw na to. Sasama akong magbisita. Hindi kaya kung kuntakin ko si kapatid, magsama kaming dalawa, may bibisitahin kami. Matatapos na ulit ang 2022, wala tayong visitation na naganap sa personal nating buhay. Amen? Kaya may mga Kristiyano na malulungkot. Amen? Oo, yun, ganyan na ganyan. Oh. Yan. Ganyan na ganyan. Amen? Pag pinag-uusapan yung kaluluwa, kala mo nadaganan ng pison. Pag ang pinag-uusapan ay pamumunga sa Panginoon, di ba? Oh, sa tipas, nag-start tayo July 1. August pa lang ngayon. Nag-baptize na tayo ng 4. So, by the grace of God, may result pala. May result pag tayo'y nagsikap, pag tayo'y naglaan ng oras. Once a week lang Bible study dun. Once a week. Tapos pag Sunday, ni-invite natin dito. Pagtapos, may nag-decide na. Paano pa kung araw-arawin mo yan? Amen? Oh, kayong mga young people, di ba? Sabado wala namang pasok. Ba't di kayo magsama-sama? Sabado ng umaga, punta kayo sa isang lugar, magturo kayo ng mga bata. Bata lang. Okay? Ang isa magdala ng ukulele, ang isa magdala ng gitara, ang isa magdala ng accordion. Okay? O magdala ng kung anong, dala ka ng lata doon, di ba? Lalapit na yung mga bata. Mga bata, may kwento ako. Lalapit na yan. Okay? Story ka na. Lalo na, maraming lesson. Oh. Tapos paglapit yan, patanggapin mo na sa Panginoong Jesucristo. Amen? Oh, hindi ka na makakalimutan yan. Nung Webe sana ay... Webes yung, ay sorry, tama ba? Oo, Webes yung Bible study doon sa Tipas. Kaya lang nagkasakit yung teacher natin. So sabi niya, kami na lang muna sana. Pero iniisip ko, doon pa lang sa labas, yari kami nito. Kasi pag papunta pa lang yung sasakyan,
ang unang sumasalubong sa amin yung mga bata. Tapos malalaman nilang wala yung teacher ng bata. So sabi ko, paano ko ipapaliwanag? Kaya sabi ko, sige, lipat na lang natin ang Saturday. So, ganun talaga nangyari. Pagpunta namin kahapon, yun, una yung mga bata na sumalubong sa amin. O, kaya laging may kasamang Sunday school teacher ng mga bata. Amen? O. So, kailangan nating mag-involve bago man lang tayo kunin ng Panginoon. Hello? Alam niyo ba kung kailan kayo kukunin ng Panginoon? Hindi, no? Pwedeng bukas, di ba? Pwedeng next week. Pwedeng next month. Pwedeng next year. Pero ang tanong, bago ka ba kunin ng Panginoon, may naakay ka na? O, di ba? And the people answered him not a word. Nako ha? So pag-involve tayo sa visitation, sa soul winning, hindi ka magiging malungkot. Just one more soul. Diba? Just one more soul. One lang. Okay? Will be walk. Anong sabi doon? Just one more soul. No. Okay, so as believers, kung ikaw ay tumanggap na sa Panginoong Jesucristo at nabubuhay ka ng at nasa kalooban niya, you go and sin no more. Ang kasunod niyan, yung mind of Christ, mind mo rin. So the mind of Christ is to have compassion with people. Amen? Pero kung ang mind natin ay earthly, hindi tayo magiging involved yan. Okay? Pangalawang God's order sa Kristiyano to, ha? Hindi lang yan go and sin no more, kundi yan ay go and seek more. Amen? Go and seek more. Hello? Alam nyo bang totoo na tayo ang humahayo, pero ang talagang naghahanap ng kaluluwa ang Panginoon eh. Tama ba? Sabi doon, all that the Father hath given me shall come to me, and they that come to me I will in no wise cast out. Although ikaw nakatagpo niyan, pero pag kinumpiyot mo, pag inanalyze mo, ang Diyos ang naghanap niyan para sa'yo. Sa dami-dami ng bahay na hihintuan mo, yun pang kulay dilaw ang pinto. Sa dami-dami ng bahay na nakabukas, bakit ang nakatok mo pa ay yung may lasing sa loob? Tapos yung lasing pala na nandun, malapit nang magpatiwakal. Okay? At buti na siran mo. Amen? So, pwedeng sa unang tingin natin, tayo ang nakakita nito, tayo ang nakatagpo nito, tayo yung finder nito. Pero ang Panginoon ang naghanap niyan. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. We are just an ordinary instrument of God. So go and seek more. Tingnan niyo si Jesus Christ. John chapter 4 verse 1 hanggang verse 4. When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself baptized not, but his disciples, he left Judea and departed again into Galilee, and he must needs go through Samaria. Yung word na he must go,
he must needs go through Samaria. There is a sense of urgency. Amen? At makikita nyo dyan, parang ang dating sa atin ng talata, Kristiyano, dinggin ang tawag. Galing sa bundok gubat. Mga tao'y napapahamak ng walang tagapagligtas. Iyo bang matitiis na kami ay nasa dusat hapis? Ang Samaria, Samaritan, kalaban niya ng Hudyo. But the Lord said, he must go to Samaria. He must go to an enemy nation. Amen? Kahit yung nang-aasar sa'yo, kahit yung enemy mo, nangangailangan niya ng kaligtasan. Kaya si Jesus Christ, inobligan niya ang sarili niya na pati Samaria, puntahan niya. Ang tawag diyan, go and seek more. Hindi ka paniwalaan sa bahay mo? Hindi punta ka sa kapitbahay mo. Baka diyan, paniwalaan ka. Hindi ka paniwalaan ng kapitbahay mo, punta ka sa medyo malayo. At doon ka mag-soul winning, doon ka maghanap. May maniniwala sa'yo dyan, sigurado. Kasi di ka kilala. Mahirap na maniwala, yung kilala tayo eh. Yung ang tingin nila sa pagbabago natin, joke, joke, joke. Amen? O, kaya punta ka doon sa di ka kilala. Pero wag nating gawing dahilan at sabihin nating wala po kasing prospect. Pastor, wala po kasi akong prospect. Mali! Every time na lumalabas ka ng pintuan ng church, you are entering the mission field. Amen? This house is full. But God's field is empty. Amen? Matthew chapter 10. Sabi dyan sa verse 1, buksan nyo, nakita nyo na? Amen. Matthew chapter 10. And when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Okay, tapos anong sabi sa verse 5? These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles and into any city of Samaritans, enter ye not. Okay? Pansinin nyo ha. Sabi ng Panginoon, huwag muna kayong pumunta sa Samaritan. Amen? Pero siya mismo ang nag-break niyan for the sake sa just one more soul. Sabi niya, huwag niyong puntahan yung mga hintil. Hudyo lang muna ang suluinin ninyo. Pero siya mismo ang naunang pumunta sa elimination. At doon may nasave. Okay? At nung nasave yung isa doon, nagtuloy-tuloy na. At kung naalala nyo yung nag-mission si Philip sa Samaria, dami, ang ganda ng response ng mga Samaritan dahil sa testimony ng babae. Amen? So, kailangan nating humayo at maghanap. Amen? Pag di ka pinaniwalaan ang una mo nakausap, hanap ka na iba.
Basta kailangan mong mamunga. Amen po? Oo. Sa likod kasi ng ating mga kasiyahan, diba, enjoy na enjoy natin yung church, enjoy na enjoy yung fellowship. Diba? There is always a feasting. Feasting of the Word of God, feasting of the bread, feasting ng mga biyaya ng Diyos, di ba? Pero sa likod ng mga kasiyahan natin, may mga kaluluwang umiiyak. Amen? Okay. Last. Napupuwing ako dito eh. Last po. Bilisan na natin. Go and share more. God's order, go and sin no more. Go and seek more. Go and share more. Tingnan nyo. Sabi ng Acts chapter 20 verse 35. Acts 20 verse 35. Sabi diyan, I have showed you all things, how that so laboring you ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Amen? So, yan ay utos ng Diyos na mag-increase ang bawat isa sa giving. Diba? O, paano natin nasabing mag-increase? Buksan nyo. Sa 2 Corinthians chapter 8, 2 Corinthians chapter 8, sabi niya tayo'y mag-increase dyan. Okay, tingnan nyo. Chapter, saan tayo? Chapter 8 verse 7. Sabi niya, therefore as you abound in everything, in faith and utterance and knowledge and in all diligence, and in your love to us, see that you abound in this grace also. What grace? The grace of giving. Amen? So go and share more. Kung ang pagbibigay mo, nakabisan mo na ang giving of 10% tithes. Okay? Nagbibigay ka ng above 10% offering. Nagbibigay ka na ng 100% first fruit. Nagbibigay ka na ng sacrificial. Okay? Pero pagdating sa go of the Great Commission, pati mission nagbibigay ka. Amen? Pati pamasahin ng missionary nagbibigay ka. For the sake sa kaluluwa, nag-i-increase ang iyong giving. So go and share more. Amen? The Lord said, it is more blessed to give than to receive. Alam niyo, ang binibigay natin higit doon sa ating 10%, sa ating offering, sa ating first fruit. Okay? Binibigay mo sa mission. Yan po ay nakakarating sa mga kaluluwa na di mo kilala. Kaya isa na sa binabadgeta ng ating mission fund ay yung gasolina weekly. Okay, ng pagpunta sa outreach. Okay? So go and share more. You can share your time.
You can share your money. You can share also your knowledge of the gospel of Jesus Christ. Amen? Hayaang ang bawat marunong mag-share, mag-share. At yung di pa marunong mag-share, mag-aral, mag-share. Pero habang nag-aaral ka pang mag-share, magpadala ka ng pamasahe doon sa mga pupunta. Amen? Amen. Ah, oh, pastor, di man ako makasulwining, di man ako makano, ito na lang pang gasolina. So at least involved ka. Nakuha? Oh, pastor, di man ako makapagbigay, wala akong pambigay, wala din akong knowledge sa sulwining. Okay? Sige. Habang kayo ay umahayop, magpipray naman ako para may kaluluwang masay. So nag-share ka ng time to pray for the soul winners. Amen? Ang malungkot lang, yung hinahayaan mo na ang buong linggo mo lumilipas. Pitong araw yan, every week. Lumilipas na walang kahit kaunting connection sa kaluluwa. Hindi ba kayo naaalarma dyan? Kahit kaunting connection sa kaluluwa, wala. Ang trabaho mo ba connected sa kaluluwa? Baka hindi. Ang pag-aaral ba natin connected sa kaluluwa? Baka hindi. Amen? Sipin mo, ang daming pwedeng ministry na gawin ang church tapos ikukonek sa kaluluwa. Hindi mo kahit basketball, kinukonek sa soul winning. Amen? Kinukonek sim basketball para lang makapasketball, magsisimba sila. Tapos dun, sisiran mo na. Kinukonek kahit karpentero, kinukonek sa soul winning. Amen? So, lilipas yung pitong araw na hindi lang puro trabaho, hindi lang puro pang sarili ang inaatupag mo. Panginoon, magpapakadalubhasa ako dito sa trabaho ko. Kasi kahit papano, may nakakausap ako dito na interesado kay Kristo. Amen? Oh. I-connect natin. Iba pa yung pupunta ka mismo sa karagatan. Amen? Ako ha? Iba yung pupunta ka mismo sa karagatan. Tapos maghihagis ka ng bingwit or lambat. Tapos hihintayin mong may pumasok doon. Kaya ang tunay na soul winner, hindi takot. Hindi siya takot kasi alam niya may malawak ang dagat eh. Ang tunay na soul winner din nag-aaway. Di nakikipag-away dahil lang sa ang tunay na manging isda, di nakikipag-away dahil lang sa isda. Kasi alam niya maraming isda sa karagatan. Amen? Oh, yun lang pinipito ko sa inyo na pinagtiyagaan ko ng 7 taon. Tapos nung nakita kami ay ayun na, nandun na siya sa isang church at siya'y nagagamit na doon. Sabi nung pastor, amen, kayo nagtanim, kami ang umani. Sabi ko, amen, parehas yun. Parehas nasa Bible yun. May glory yung nagtanim, may glory yung umani. Pero ang Diyos ang nagbibigay ng paglago. Ako ha? O, alam ka naman sabihin ko, dapat sa amin yan. Di ba? Ano yun? Malaki-laki ng dagat. Amen? Ang daming kaluluwa na pwede tayong sharean. Okay? O, sa church, ang mga tao, ganun lang naman. Come and go eh. Okay? Pangit pag sa church, ang tao puro go. Walang come. Amen? Oo. So, kaya para pag kung gusto mo na may bagong mukha, mag-invite ka. Okay? Para di ka nagsasawa sa katabi mo. Ba't nyo tinignan yung katabi mo? Okay. Mag-invite ka, may bagong mukha. Amen? May bagong maghuhugas, may bagong mag-mamap. Oh, di ba?
Si Brother Will dyan, ang ministry niyan, yung maglinis ng ano. Oh, pero pag siya'y namunga sa Panginoon, yung mga bunga niya, isasama niya sa paglilinis ng electric fan, paglilinis ng rooftop, paglilinis ng ano dyan. O, di kasama niya na. Tama ba? Oh, yung nag-aayos ng flower. Oh, gusto niyo may magdagdag, may madagdag kayong ano, tagapag-ayos o mag-akay kayong kaluluwa tapos naturuan yung mag-ayos. Ayun, may dagdag na. Amen? Oh, marami nang mag-aayos ng flower. Magtuturo ng bata o mag-develop kayo ng isang teacher din. Okay? So winning, mag-akay tapos naturuan. Oh, dadami ang ministers. Pag ang lahat ng member ang iniisip to be a minister, ang church madaling lumago. Kasi nababawasan ang tagapanood, nababawasan yung expectator. Alam niyo yung expectator? Di ba? Yung pagtapos ng simba, magkikita kayo sa palengke ng di nagsimba. O, kumusta naman doon? Saan? Yung sa church natin, anong nangyari nung nagsimba kayo? Di ba? O ano bang message doon? Pag kayo natanong ng gano'n, sabihin niyo, kapatid, dapat sana sumimba ka para nagkita tayo doon at di ka nagtatanong. Dahil obligasyon natin ang maglingkod sa Panginoon. Nako ha? Oo. Amen po? Oh, isipin mo kung ang Kristiyano ay tatagal sa lupa ng 50 years, kung one soul a year, ilan ang ubunga niya? 50. Amen? So, pwede tayong gamitin ng Panginoon. In our conclusion, balik tayo sa text natin. Sabi po ng Psalms 126, ang iba ay pinaniniwalaan itong psalm na to na tungkol daw ito sa restoration ng Israel. Okay? At ang iba naman ay madalas gamitin ang mga talatang nandito for soul winning emphasis. Okay? So alin man doon, ang subaybayan na lang natin yung mga daloy ng salita. Ang sabi diyan, they that sow in tears shall reap in joy. Mas maganda na nagtitiis ka ngayon na mag-share. Kasi someday you will receive the commendation of the Lord with joy. And the Lord will say to you, thou good and faithful servant, welcome thou, enter thou into the joy of the Lord. Mas maganda na ngayon, umiiyak ka sa kaluluwa, para sa kaluluwa, iniiyak ka ng mahal mo sa buhay. Amen? Nag-i-strive ka para lang ma-share mo ang salita ng Diyos. Diba, naubusan ka ng pera, mapamasahihan mo lang yung pupunta sa church. Mas maganda na yung ngayon ka nahihirapan. Kasi someday, God will commend you for your service. Pag hindi, balik ka rin mo lang yung verse na yan. Ang sabi, they that sow in joy shall reap in tears. Gusto niyo ba yun? Mag-enjoy ka ngayon, Kristiyano. Enjoyin mo lang buhay mo ngayon. Huwag kang makialam sa kaluluwa. Huwag kang mag-pray para sa salvation ng mga mahal mo sa buhay. Huwag kang magtiis. Mag-enjoy ka lang.
Enjoy mo trabaho mo, enjoy mo sahod mo, enjoy mo buhay mo, mag-cellphone ka lang, mag-ano ka lang, maglaro ka lang ng mga gadget, lahat ng online games, laruin mo lang, yun lang, gawin mo. Hindi ka mag-soul winning. Someday, iiyak-iyak ka sa harapan ng Diyos. Kasi paglingon mo, wala dun, wala ka man lang isang lilingonin na naging bunga mo sa Panginoon. Sa likod ng ating pangarap ay may mga kaluluwang umiiyak. Amen? Today that sow in tears shall reap in joy. Gusto nyo ba yun? Ngayon, tears. Someday, joy. Or ngayon, joy. Someday, tears. Okay? Oh, bakit tears? Halimbawa, ganito. Bigyan tayo ng practical at probable at possible. Ngayon, nakakarinig pa yung kaibigan mo. Malinaw pa yung tainga. Di mo sineran. Paano kung dumating ang time na nabulag siya or na bingi siya? Tapos sisiran mo na. Paano mo na sisiran? Sign language. Di ba? For God so loved the world that He... alam na alam yan ni Pastor eh. Oh, sabi mo, Jesus loves you. I love you. You love me. We go to movie. We are happy family. So, ganun, no? Dati alam ko yan eh. Nako ha? O, pagka ngayon nakakaintindi pa sila, di mo siniran. Pag di na sila nakakaintindi, saka mo sisiran. You are reaping in tears, not in joy. Tama? O, kaya habang may panahon pa, sapat-sapat, agapan natin. Kung ang araw mo din ay lumipas na, nakukuha mo pa kayang siya ipaglingkuran? Hindi na. Kaya habang bata, samantalahin natin mag-sow in tears. Okay? Verse 6. He that goeth forth and weepeth. Talagang nandyan yung weeping eh. Nandyan talaga yung pag-iyak eh. Diba? Nandyan talaga yung awa eh. Amen? Sabi oh, souls are crying, men are dying. Won't you lead them to the cross? Go and find them. Help to win them. Win the lost at any cost. Go out and win. Rescue from sin. They is almost done. Diba? Low sings the sun. Diba? As we look around us, all the fields are white, waiting for the harvest, and so swiftly comes the night. Christians must get busy. There's a job to do. Here is an urgent task awaiting you. Win the lost at any cost. Grabe, no? Oh, narinig niyo yung choir kanina? Yan yung choir kanina eh. Tapos yung congregational singing natin, kung bihira, padurog ng puso, amen? Tapos ang background pa apoy. Ha? Parang yung mga kumakanta doon, ay yung nakikiusap doon sa lyrics, mga nasa apoy na eh. Panalan nyo naman kami ng mga maral. Gusto rin namin maligtas. Pero paano kaya? Mga Kristiyano, busy po eh. May trabaho po eh.
Di ba? Oh, di tayo makapag-share. Hello? Nandiyan pa kayo mga kapatid? Amen. Mahal nyo ba ang Panginoon? Amen. Kung mahal nyo ang Panginoon, mahalin nyo ang mahal ng Panginoon. Ang mahal ng Panginoon ay kaluluwa. Okay, sabi niya, he that goeth forth and weepeth, bearing precious seed. Ikaw lang meron yan eh, yung precious seed. Tayo lang meron yan. Yung word of God. Amen? Bearing precious seed shall doubtless come again with rejoicing. Talagang nandyan yung magkabilang dulo eh. Tears, tapos rejoicing. Amen? Weeping, tapos rejoicing. Oh, sabi dyan, come again. Oh, kaya nga, wala pong ano eh, walang sayang sa ating ginagawa. Kahit ilang hakbang lang yung ginawa mo for soul winning or visitation, di yan nawawala ng kabuluhan. Kahit 10 hakbang ka lang, basta nag-involve ka sa soul winning, binibilang yan ng Panginoon as your effort in bringing souls to Christ. Amen? Kahit di ka naka-win, basta nag-effort ka to involve. Kasama yan. Amen? Oh, kaya yun si July, sumasama yan sa soul winning. Amen? Oh, sumasama yan si July sa soul winning. Feel na feel na yung mga bata dun eh. Hi! Oh, hi! Alam mo, kilala niya eh. Amen? Oh. Shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheep with him. Dala-dala yung mga tangkay. May dala-dala ka. Pauwi. May baon-baon ka. Amen? So, good afternoon kay Joshua Bobis. Siya'y watching. At si Granada. Sino yan? Si Julian. Oh, yung mga yan, sa gaya ni Julian, mula bata yan, nasisiran sa Sunday school, o ngayon, nagpapatuloy. E kung walang nagtsaga dyan, ipapatuloy ba yan? Tama? So kaya, i-google nyo ang kunting panahon nyo para sa kaluluwa at mamamangha ka sa resultang ibibigay ng Diyos sa iyo. Amen? Oo. Kahit puro muna pagtitiis, sige lang. Merong missionary ganyan eh. 7 years na nag-mission sa Africa yon, si, hindi ako nagkakamali, si David ano yun eh. Tama ba? David Livingstone. Basta nag-mission siya, 7 taon, walang bunga, pagbihira, kahit isa wala. Ikot naman siya ng ikot, share ng share sa mga tribo, lahat. Pero walang bunga. Umiiyak na siya kasi may Sunday na pag madalas ang kasama niya lang yung worker, silang dalawa, o siya, yung leader, siya preacher, siya yung kasama niya ang mag-offering, at sila din yung magkakamayan. Grabe, 7 taon. May iyak-iyak na siya. Talagang Panginoon, ano ba? Dito mo ba talaga ako tinawag? Ba't ganito? Pero pagtapos naman ng 7 taon, dire-diretso, wala nang pigil yung pagdating ng tao. Halos 1-1 o weekly, nagbabaptize siya. Tapos nung namatay yun, siya ang pinakamahabang tawag yan, yung nakisama sa libing. Okay? Dahil sa kanyang concern sa mga kaluluwa sa lugar na yun. Oh, mahaba yung pagbitiis, pero magugulat ka sa resulta. Parang yung kwento yan ng tatay ko eh. Si Juan daw ay sabi ng teacher, kayo class, sabi niya, kayo mga lalaki, manghuli kayo ng
Pagsasampung dalag. Pagsasampung dalag. Okay? At isubmit nyo bilang project. Yung mga kaibigan ni Juan, naghukay sila ng ano, ng bulate, ng pampain. Ang hinukay ng mga kasama niya, mga 20 piraso, 50 pirasong ano, pain. Kay Juan, ang binila, ang hinukay niya, 10. Saktong 10 bulate. So sabi ng mga kaibigan niya, sigurado ka na kada isang bulate, isang dalak? Makakahuli ka ba? Paano kung naubos na yan at wala ka pang nahuli? Sabi niya, sabi ni teacher, 10 eh. 10 yung dalak, pero hindi 10 pain kasi siyempre may masisiruhan na. Eh, huwag ka makialam. Sabi ni Juan. Okay? O, di, sige na. Namingwit na sila. Unang pain ni Juan, nung ginanyan niya, wala na yung pain. Walang dalak. Ubus. O, deny na lang. Tinatawanan na siya ng mga kanon niya. O, paano ka pa makakahuli ng 10? Inay na lang yan. Huwag kayong makialam. Pangalawang bulate, ano niya? Tapos, naubos ulit. Walang ding dalag. O, walo na lang yan. Paano na? O, kayo makialam. Hindi nga, kahit di kami makaalam, nakialam, nakakatawa ka na, sabi ng mga kaklase. Kasi walo na yan. Paano pa makakahuli ng 10? Eh, tuloy-tuloy na naubos ang natira dalawa na lang. O, impossible na yan, Juan. Tapos, naubos pa. Isa na lang natira. Pinagtatawa na talaga siya. Pinagtatawa na. Alam mo ang nangyari? Yung huli niyang pain ay may kumagat. Okay, tapos ang ginanyan niya, ang bigat! Sabi niya, oh, ito na, ito na. Sabi ng mga kaklase niya, eh, kahit yan, isa lang yan. Hindi, hindi. Yung ginanyan ni Juan, 10 dalag nagkagatan sa buntot. Sampo. O di ba ang imposible naging posible. Tapos tinanong ko ang papa ko, paano nangyari yun? Paano yung magkakagatan? Naisip mong dalag na magkakagatan? Sabi ng papa ko, yan ang dinay kwento. Okay, yan ang dinay kwento. Okay, so sipi mo, nagkagatan, nagdugtong-dugtong yung 10 dalag. Siyempre, sa hindi yung tunay, di ba? Kalokohan na lang. Kalokohan na kwento yun. Amen? Pero sa soul winning, pwedeng ganon. Pwedeng ubos na yung pain mo. Isa na lang natira. Shiner mo pa rin. Tapos, mamamangha ka. Magkakasunod pala yung bunga. O, di ba? Oo, hindi naman lahat ng Kristiyano ay parang alatiris na walang season kung mamunga. May Kristiyano din na parang niyo. 10 taon kung mamunga, pero pag namunga naman, sobrang dami. Amen? O di naman kaya, parang mais. Na pag namunga, ilan? Yung isang puno ng mais, parang isa lang eh. O dalawa. Tapos mamamatay na siya. Ano, no? Oh. So, alin kaya tayo? Anong klaseng halaman tayo? Okay? So, kung tunay kang halaman, pangumunga ka. Huwag lang damo, ha? Huwag lang damo. Sa Bible, iba ang dating ng damo, di ba? Ang damo, yan ay sumisimbolo sa unbeliever. Pag tunay kang trigo or palay, mamumunga ka someday. Just pray. Ask God to give you fruits. Amen? Oh Lord, bigyan mo naman ako ng bunga. Para hindi ako nalulungkot pag nagpipreach si pastor ng bunga. Amen? Huwag lang naman Panginoon bungang araw. Sawa na ako dyan eh. Bungang tao naman. Okay? Oh. Doon sa mga may asawa, may bunga yan, di ba? Okay? If you cannot win soul, produce soul. Okay? O, yung bunga mo, yung anak mo, siguraduhin mo, sisiran mo yan ng salvation.
Someday, pag nag-testimony yan, oh, kailan ka naligtas? Ganito po. Sino nag-share sa'yo? Mama ko. O, di bunga mo yan. Amen? Oh, basta mabunga tayo, mga kapatid. Hello? Oh, kayo ba'y gustong mamunga? Oh, say amen. Gusto niyo mamunga? Amen. Gusto niyo bang mamunga? Amen. Oh, mag-involve ka sa gawaing pag-iibanghelyo. Amen? Oh, sa Great Commission, may tatlong incheck doon. Go, ye, saka lo. Okay? Ang pinakasikat dyan sa tatlo na yan ay si go. Go. Humayo. At magbunga. Amen? Salamat po. I hope na may natutunan kayo ngayong gabi. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos. Salamat po. Una sa lahat ay hinanap mo kami. At nung natagpuan mo kami, kami iyong iniligtas. At ngayon, nilagyan mo kami ng desire sa aming puso na hanapin din ang iba at share ng kaligtasan. Tulungan mo po, Panginoon, ng mga taong pinagpipray namin tumalab sa puso po nila ang aming prayer. Pakinggan mo, Panginoon, ang panalangin ng mga anak na magkaroon ng bunga sa pananampalataya, mga kaluluwa na pwede naming ituring na aming naakay sa inyo, Panginoon. Tulungan mo ang mga kapatid na involved na sa soul winning, involved na sa gawaing pag-ibanghelyo, Panginoon. At yung hindi pa, bigyan mo sila ng pagpukusa, ng naisin, Panginoon, ng damdamin, ng habag sa mga kaluluwa. Lord, ikaw po ang gumamit ng mga member ng church na to na maging involved sa gawain pagmimisyon. Salamat po, Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. May pagkakataon pa kaming magbago, may pagkakataon pa kaming pakinabangan mo, Panginoon. Sa iyo po ang kapurihan ngayong hapon, kiniklaim namin ang kasagutan mo sa aming mga panalangin sa pangalan ni Hesus Kristo ang tagapagligtas. Amen. Yan. Okay. So, salamat po sa patuloy niyong mamahal sa gawain ng Panginoon. Yan. So, kaya yung mga mensahe natin, no? Every